Punta ulit tayo sa ating code. Dito para tayo dito sa ating code dito sa eWriter HTML. So, yung ginawa natin nung nakaraan, addition. So, paano naman tayo mag-multiply at mag-divide dito sa ating code. So, ang gagawin lang natin dito, napakasimple. No? Basta kumpleto itong ating code. Tulad ng dati, yung enter number 1 sa headings. Input type natin, text. ID number 1. Tapos yung heading ulit, enter number 2. Tapos end tag ng heading 1. Input type natin ulit, text. Yung ID niya, num 2. So, napakalagay yung mga quotation niya. Yung natin para talagang makuha yung code niya. Button on click, yung button. Ito yung click natin, click here. Tapos end tag ng button. Tapos yung heading ulit, the total is. Tapos ito, ito lalabas yung total ng ating type. Tapos ito yung script. So, function button. Var x, parse int, document get element by id. Num1 value. To single quotation lang dito. Parse int, document get element by id. To value. Document get element by id total inner html. So dito sa operation niya, pwedeng plus, tulad ng ginawa natin sa dati, plus, so 28 plus 35 is click here, then lalabas na yung total niya. So, paano naman kaya pag multiply? So, papalitan lang natin tong operator niya ng asterisk. So, i-run natin. Bukan natin. So, 2 times 100, click here, 200. Kumana, diba? Kapag paano naman kaya pag division? Pag division, palitan natin ng slash. Yan. So, click natin ulit. Yan. So, pa natin 100 divided by 20. Click here. Yan. Nag-function nga yung ginawa natin. So, yun lang pala. Yan ang papalitan mo lang yung operator mo. Pag plus, paano naman kaya kung minus? Paano kaya natin itong minus? Yan. Ano natin dito? Then, plus 2, here, 8. And, function yung ginawa natin. So, ito lang yung code na kailangan natin para sa iba't ibang operator. No? Magawa tayo ng ating calculator. Diba? Code na to, nakakagawa na tayo ng calculator natin. So, next na naman, susunod. Tapos na tayo sa ating coding. Tapos sa susunod, lesson, abangan nyo na naman yung aking mga susunod na gagawin.